So yun, mga kaalat, mga kasundo, magandang hapon. So far so good, okay naman yung biyahe natin. At north to south yung biyahe natin ngayon, Valenzuela to Parañaque. Then ngayon nandito na tayo sa may Quezon City, sa may dito Asun, corner sa may Cordillera. So yun mga kasundo, no, ayun na nga, may dalawang GCash payment tayo kanina, ngayon, ngayong araw. So isang 481 yan, tapos isang 130. So yung 100 pesos ilalagay natin. Syempre, nagiging habit na natin pagka may nagbabayad sa atin ng GCash payment, nilalagay natin sa GInvest. So, yun, mga kaalat, lagay natin sa GInvest yung ating 100, and then siguro mamaya pagka may GCash payment ulit, ilagay ulit natin sa GInvest. So yan, punta tayo sa GCash. Punta tayo sa GCash. Ayan, naka-log out. So yun. Oops, meron na tayong 1,904. So since meron tayong dalawang GCash payment, yung huli is 130 from LRT Buendia, Terminal Station. So yun yung i-invest natin, yung 100 doon. So bukasan natin ng 100. Pupunta tayo sa G Stocks. Yan, oy. Merong bumagsak. So pipili natin guys itong ELFM, Global Multi-Asset Income Fund. So diyan tayo mag invest ngayon. So before that, check muna natin yung history natin. Hop. So magkano ba yung bili natin last time? 41. So 41 pesos. So ibig sabihin mababa, mas mababa ang presyo ng NAV po, or net asset value per unit. So net asset value per unit. So dahil mababa, ang gagawin natin, bibili tayo. Bili tayo ng ayan, worth 100 pesos. 100 pesos. Yan. So maganda kasi dito guys. Kaya dito ako bumibili kasi merong dividendo. May dividendo ka natatanggap. So yung dividendo na tatanggap mo siya. Agree. So confirm. So yan. So your buy order is being processed. So mag-aantay lang tayo ng 3 to 4 days. Yan, nag-text na yung GCash. So ang indicative net asset value per unit na nabili natin as of October 27, 2023. So simula nung October 27 is 40 pesos and 97 centavos ang NAV po. So yun, mag-aantay lang tayo ng ilang araw, 3 to 4 days. So papasok na yan sa ating investment, Philippine Stock Index. Yun, 841 na lang. So mamayang gabi, pag may nagbayad ulit sa atin ng GCash, bibili tayo dyan. So yun lang guys. So sharing lang. So ginagawa ko to para makapag-ipon ako. So
Ito yung isa sa mga way ko para makapag-ipon. Kaya lang, masasabi ko lang, yung ganitong klaseng pag-iipon or investment is risky. Kasi pwede mag-depreciate yung pera mo. For the meantime, kung hindi mo naman kailangan yung pera mo, mga 3 to 4 years or 3 to 5 years, okay lang. Kasi may chance pa na lumago. So, yun lang guys. Thank you so much for watching my videos. And yun. Salamat sa Diyos.